morning Pilipinas, this is Sonny. Welcome to my channel. Today is meron ulit tayong i-discuss patungkol po sa project specification at sa plumbing and piping. Ito po yung patungkol sa what is a galley trap and P-trap. Ano po yung, alin sa dalawa ang the best na gamitin when it comes to installation of our drain sa kitchen, in our toilet and bath, or in our garage. So, tunghayan po natin ang aking video para malaman po natin which is the best, a galley trap or a P-trap. Tunghayan po natin ang aking video. Okay, ang ating topic mga kaibigan is ito pong what is the difference between a floor galley and a P-trap. Kasi itong floor galley is malimit pong, o ito ay ginagamit po sa Middle East. Malimit pong gamitin po yan sa floor drain, sa toilet and bath, sa kitchen area, sa garage, floor galley po yan. But I'm not sure whether this floor galley is available in local market dito po sa atin. Whereas, sa P-trap, is ito po yung malimit natin gamitin. Meron po siya itong access. Access point na kung saan kapag meron po ditong bara, is ito po ating tinatanggal o ina-unscrew para matanggal po natin ang at yung mga debris o yung mga item o mga bagay na nagbabara po dito sa P-trap. Okay, simulan po natin ang what is the difference between floor galley and P-trap. Ito kasi nga P-trap is kapag ito nagbara, okay, mahirap po i-access ito kasi dito lang po yan. Okay, itong klase po ng drain o drain fittings is kapag ito is embedded in the ground, hindi po natin ma-access po ito o hindi natin malilinisan ito. Unless lang kung gagamit po tayo ng vacuum na kung saan yung vacuum pipe is kaya po niyang pumasok dito hanggang sa base ng P-trap para matanggal po yung mga dumi, debris, okay? Pwede po natin gamitin yan ng wet and dry vacuum cleaner. Okay? Sisip-sipin niya yung mga dumi rito sa base at matatanggal lang yan. Itong kanyang cup, okay, para malinisan natin, is ito is good sa mga installation na first floor, okay, slum, second floor, na kung saan pwede po natin siya ma-access. Kaya lang, is pag mayroon may katasan po, kailangan po natin ng launder. Yun lang po ang disadvantage mo yan. At saka yung pangalawang disadvantage is hindi po natin siya ma-access directly. Gamit po yung ating kamay kasi hindi po natin siya ma-access. Lalo pag ito is more than 35 cm mula po sa finished floor line hanggang dito po sa center line po ng P-trap. Yan po ang disadvantage po ng P-trap. Okay, punta natin ng floor galley. Ang floor galley is malipit pong gamitin sa Middle East. Okay? Ang floor galley is meron po siyang tatlong out inlet. Okay? I put three numbers inlet connection. Ito is pwede siyang tumanggap galing po sa laboratory. Kapag din po natin i-discharge yung wastewater ng laboratory, hindi natin kailangan na ang laboratory is ating event o ventilation. So, tipid po tayo sa pipe para lagyan po ng ventilation ang ating laboratory. Dahil nakakonekta po siya sa floor galley. Yan po ang advantage po ng floor galley. Yung isang inlet connection is pwede po yung tumanggap po ng drain galing po sa let's say sa water heater. Okay? And then the other one, pwede siyang tumanggap galing po sa drain sa air conditioning unit. Okay, yan po ang advantage po ng floor galley. And then, kapag ang floor galley is naka-install, even in the ground or in the first floor slab, is kailangan po natin is itong top po ng floor galley is dapat is 2 cm from the bottom of the slab para kaya po nating abutin at least not more than 35 cm para po maabot po natin magmula sa finished floor line hanggang sa base po ng floor galley. Ang floor galley is mayroon po siyang outlet connection na 3 inches. Ang kanyang tatlong inlet connection is dito po yan. Ang floor galley po is, kung wala po kayo makukuha dito sa atin, is why not try, kung meron kayo kaibigan sa Middle East, is magpadala na lang po kayo ng floor galley
At marami po silang stock doon. Maganda po yung floor galley. At yung aking nasubukan is yung gawa po ng aplako. Okay, napakaganda po yan. Aplako. Okay. At tulad na sinabi ko, kapag magkakasabo kayo ng floor galley, dapat ang slip po natin is di quattro. Okay. Ito is around 2 to 5 cm ang kanyang protrusion mula po sa bottom of the slab. And then this way is dito is around 2 to 3 cm mula po sa rough concrete hanggang sa top po ng slab. Dahil itong tubo na to, di quattro, is fitted po yan sa mouth ng floor galley. Ngayon sa ating mga kaibigan na let's say nagpapagawa ko ng bahay at kailangan po nila ng ganitong drain fittings, why not try this floor galley? This is the best. I recommend this one instead of a P-trap. Okay, normally in our toilet and bath is ang nagagamit lang is isa. And then ito pangalawa kasi ito is sa shower area. Okay, directly receiving yung wastewater galing po sa shower area. And then the other one is tatakbo po yan sa lavatory. Okay. Okay, lagi pa ating tatanda na pag mag-i-install po tayo ng floor galley, dapat po gamitan po natin ng 4-inch pipe sleeve. Okay? Meron po siya dito protrusion na 2 to 3 cm. Dito naman is from 2 to 5 cm. Okay? Whereas kung gagamit kayo ng P-trap, okay, tulad na nasabi ko, kapag ito ginamit nyo sa ground, hindi wala po kayong access dito. Okay? Pag nagbara po yan, ang choice na lang po nyo para matanggal ang mga dumiir po rito is yung vacuum. Ngayon, kung nasa first floor slab po yan, okay, pwede po rin itong i-open gamit po ang stair. Pero hindi po ninyo ito malilisan gamit po ang bare hands, unlike this floor galley. Okay, tulad na sinabi ko, sa mga kaibigan natin na nagpapagawa po ng bahay, sa inyong mga drain fittings, I recommend this one. Floor galley is the right choice para sa inyo. Thank you very much for watching. Thank you for watching. Please subscribe. Duterte Peace Sign.